Madalas po itong in-order sa aking tindahan, kaya ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tara, umpisahan na natin! Gagamit po tayo ng 2 cups ng kakang gata. Ito po ay pang toppings. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Ang pagluluto po nito ay depende po sa lakas ng inyong apoy. At kapag nag-brown na po ito, luto na ang ating latik. Isiset aside naman natin ito. Gagamit po tayo ng 600 grams ng malagkit na bigas, 400 grams ng bigas. Huhugasan lang natin ito ng 3 beses. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito po ay ibababad natin ng 5 hours. Pwede rin po na magdamag. Ito po, ginigiling na natin ang ating mga bigas. Bago ko po ito giniling, tinapon ko muna yung tubig na pinagbabaran at saka po ako naglagay ng 2 cups ng water. Kung wala po kayong gilingan, pwede po kayong magpagiling sa palengke. 2 beses ko po giniling ang ating malagkit na bigas para siguraduhin firm ang ating mixture. Ito na po ang ating giniling na malagkit na bigas. Titimplahan na po natin. Maglalagay tayo ng 1 half tablespoon ng rock salt, 400 grams ng washed sugar. Gagamit po tayo ng ube food flavor, 1 tablespoon. And then mix. Mag-a-add pa po tayo ng 1 half cup ng coconut oil. At ating hahaluing muli. Hahatiin natin sa 2 ang ating mixture. Ginagawa ko ito para malagyan natin ng design ng ating bilao. Usually po kasi kapag kahandaan, gusto po nila yung bilao ay may design. Ayan po, kumukulo na yung pinainit natin na tubig. Maaari na natin isalang ang ating ube kalamay. Gagamit po tayo ng puto molder na large para po sa pang-design natin sa ating ube kalamay. Ginrease po natin ito ng konting coconut oil bago tayo naglagay ng mixture. Ito naman pong pan na to ay 12x8. Sasalang natin ito for 15 minutes sa malakas na apoy. At sa pangalawang mixture po, naglagay tayo ng 1 can ng ube condensed milk. At para mas smooth po yung ating ube condensed milk, nilagyan ko lang ito ng tubig at minix ko lang siya. Ihalo din natin ito sa ating ube kalamay. Haluin po natin ito. At after 15 minutes, maaari na natin ilagay ang ating ube kalamay mixture. Sasalang natin muli ito ng 25 minutes.
Ito naman po yung sobra natin na ube flavor. Sasalang natin ito sa ating uto molder na large for 20 minutes. Ito po ay large na bilao, 16 inches. Naglagay lang tayo ng malinis na dahon ng saging. Tapos, ginrease natin ito ng coconut oil. So, yan, i-slice na muna natin ang ating ube kalamay. Para po sa akin, mas madaling magluto ng ating mga kalamay kesa yung mag-iisip ka ng design. Pero yun nga, talagang lalaruin mo lang talaga kung paano yung design mo. Tapos, minsan tumitingin ako sa mga old pictures ng mga nagawa ko. So yun, dun din ako kumukuha ng idea. Tapos minsan nakakatuwa kasi yung mga nagme-message sa akin, yung mga friends ko sa FB, tapos sasabihin nila mag-order sila. Pero i-check muna nila dun sa reels ko or sa photos ko dun sa FB ko. Tips lang po, kapag gagamit po tayo ng gloves, yung plastic gloves natin, ano po, lalagyan po din natin to ng coconut oil para hindi din dumikit dun yung ating mga kalamay or sapin-sapin. Ayan po, maglalagay na tayo ng toppings, ang lati. Pwede din po tayo mag-toppings ng crushed peanut, yung ating minatamis na buko. Depende po sa gusto ni customer. Ito na po ang ating ube kalamay. Ito naman po yung iba kong nagawa na design. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! At para naman po sa ating costing, ang ating puhunan ay 221.60. Tapos po, ang pwede nating kitain ay 578.40. Ito pong large na bilao po kasi ay 800 pesos. Pero, depende din po sa inyo kung magkano nyo po ibibigay. Pero, ito talaga yung presyuhan nito, no? Tapos, sa akin kasi, lalo na pag marami silang in order, nagdi-discount po tayo, no? Ito naman po yung isang design natin. Dalawa kasi itong order. Thank you for watching!